Tungkol po sa... Tungkol sa? Sa sinasabi dito na... Paghahambing sa Quran? Tsaka Biblia. Di ba yung basahin ko na? Okay. Ah, sige. Ano ang tanong mo dyan? Ano po bang higit na pinaniniwala? Yung bang Biblia o yung Quran? Mashallah. Ilang minuto si Ustad ng salita? Matagal yun? Matagalan? So ang tanong ni kabayan, ano daw ba ang higit na pinaniniwalaan? Ang Quran ba o ang Biblia? Kung tatanungin mo ang mga kababayan natin, hindi sila maniniwala sa Quran, for sure. Pero kung tatanungin naman tayo, hindi rin tayo maniniwala sa Biblia. So kaya ang title dyan kapatid, paghahambing. Hindi po sinasabing patibayan o kung sino ang dapat paniwalaan. So, para mas maunawaan mo, basahin po natin ang buong Biblia. Kung may time tayo, basahin din natin ang buong Quran. Kung may time tayo, so bilang paghahambing, ang Quran po malinaw na ito po ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po nagbago 14 years, 100 ago. Wala pong nabago hanggang ngayon at hanggang sa huling araw mananitili po ito sa kanyang kalagayan. Actually, ito po ay nakalagay sa banal na Quran na sabi doon sa malapit na kahulugan, aming ibinaba ang Quran at amin din itong pangangalagaan. Hindi gaya po ng Biblia na ito po nakalungkot kung ating babasahin, tad-tad po ng pagkasalungatan at ng kamalian. Actually, kung susundin mo po ang kautusan ng Biblia na sinang-ayunan ng Quran, baka sakaling tayo ay magkasundo, kapatid. Halimbawa, sa Biblia nakalagay na ang pagkain ng baboy ay bawal. Kung babasahin mo ang Biblia, sa Leviticus 11:7 hanggang 8, Deuteronomo 14:8 at saka Isaiah 66:17 hanggang 18, mababasa mo doon na ipinagbawal ang baboy, word for word. Ito rin ay sinangayunan ng banal na Quran na bawal ang pagkain ng baboy. So sa ating mga kababayan, baka hindi pa po natin nasilayan o kahit man lang na buklit ang ating pinanghawakan na Biblia, baka sakaling matunghaya natin na totoo nga na pinagbawal po ang pagkain ng baboy. Isa pa, ipinagbawal din ang pag-iinom ng alak. Klarong-klaro po sa Biblia, yung pag-iinom ng alak, pinagbawal din. At marami pa po, kababayan. So bilang panghuli sa tanong sa sagot mo, para malinawan ka ng mas mabuti sa mga agam-agam mo, basahin mo muna ang Quran. At batayan mo ang Quran na siya ang magsasang-ayon doon sa mga turo sa Biblia. Kung ito ay sinang-ayunan ng Quran na nasa Biblia, katotohanan, ito po ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung may diwa, gaya halimbawa na lamang sa Juan 17:3, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila bilang nag-iisang tunay at Diyos na tunay. Bilang nag-iisang Diyos at tunay. So pag sinabi mong tunay, hindi siya nagbago, kapatid. Simula noon hanggang ngayon, siya pa rin ang sinasamba ng mga tao at mga propeta. Dito ay makikita mo rin sa Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. So sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. So, i-compare mo sa Biblia, nag-iisa rin siya. Allahu samad. Wala siyang pangangailangan. Hindi siya nagugutom, hindi siya na inaantok, hindi siya umiinom,
at wala pang ipwedeng ikumpira ay makakamuka sa kanya, makakapareha sa kanya. So ito po ang katayuan ng Quran sa Biblia. Naway nakapagbigay linaw sa ating mga kababayan na nagtatanong. Maraming salamat kay kababayan. At least, hindi pa man niya nababasa yung libro, mayroon na siyang idea na kanyang ikukumpara or i-verify kung totoo nga ang aming mga sinasabi dito. Dahil kami po mga kababayan, hindi po kami nagsasalita ng aming kuro-kuro lamang. Kami po ay nag-aral din ng pananampalatayang Islam sa awa at gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kami po ay binigyan ng kunting kaalaman hinggil sa pananampalatayang Islam.